Kaya ako, galit na galit ako sa mga asawang ganun. Mga masusungit, nakikipag-inuman lang, tapos papaya ka pa sa inuman. Kaya yung asawa ko, galit. Takot sa akin yan. Pag ginusto ko, walang nagagawa yun. Tapos yun, walang nagagawa sa akin yun. Sabi mo? Welcome. Yo, what's up mga kasamahan? So, yun guys, welcome back to my vlog. Yung content natin ngayon ay patungkol sa mga asawa, sa mga babae. Meron tayong konting advice sa mga kababaihan na masyadong mahigpit sa kanilang mga asawa. Lalo na pagdating sa sariling kaligayahan ng lalaki. Ibig sabihin, yung katulad na lang ng nag-i-enjoy ang asawa nyo, yung lalaki, halimbawa nakikipagnuman. Kasi may mga asawa kasi na pag nagkipag-inuman yung mga lalaki, yung galit na galit. Minsan ba pinapahiya? Pinapahiya pa nila yung mga asawa nila. Oh, yung mga kaibigan ng asawang kainuman. So ganito yun guys. Sobrang mali talaga yung mga ganong ano ng mga kababaihan na yan. Ako hindi ako agree sa mga ganong ano. Alam mo ganito, as long na hindi sila nagpapabaya, as long na good provider naman yung lalaki, nagtatrabaho, nagpapatakbo ng maayos sa pamilya, hayaan din nyo sila sa pagdating sa kaligayahan nila. Katulad ko, halimbawa ako, buong linggo akong magkatrabaho, tapos pagdating ng DO, may mga magyaya sa akin mga lalaki. Kasi minsan lang naman mag-inom. So, nahayaan na lang din ng mga asawang babae na magsaya man lang kahit isang bisis, isang linggo, ang asawa nila lalaki. Alam nyo ba kung bakit guys? Kasi hindi biro mag-inom. Mahirap mag-inom. Mahirap pulasing. Sino ba namang gustong malasing? Alam mo, kaya lang naman nakikipag-inuman ng mga lalaki katulad namin sa mga maraming kainuman, mga kaibigan. Kasi dyan maraming nabubuo. Dyan sa kikipagharap sa mga tao, sa mga kaibigan. Hindi lang yung alak ang pinupuntahan. Hindi lang alak at pulutan yung purpose namin kung bakit kami nag-inom. May mga purpose na doon nabubuo yung samahan, magandang samahan. Nasa pagdadala na lang talaga ng asawa nyo kung paano nila dadalhin yung samahan na yun. Either mapunta sa halimbawa, nagkayaan sa masamang gawa. Nasa sa lalaki na yan. Pero para sa akin, kaya lang kami nakikipag-inuman, nakikipagharap sa mga tao, mga kahit na hindi pa ganong kakilala. Dahil at doon, mayroong mabubuong magandang samahan. Tsaka isa pa, nagpapalakas sila ng doon silang kumukha ng lakas. Sinisipag. Kaya halimbawa, linggo ngayon, yung magyaya sa akin ang inom. Ngayon, hindi ako maano kasi magagalit yung asawa ko. Maling-mali yun, guys. Dapat kayong mga babae, mga kababayan dyan, mga asawa. Huwag niyong masyadong higpitan yung asawa niyo. Minsan lang yan mag-enjoy. At saka dyan sila kumukuha ng lakas eh. Magsipag, motivation, dun sila. Kasi sisipagin sila pagdating ng araw ng trabaho. Halimbawa, Monday na naman. So, magsisipag na sila kasi pagdating ng linggo, may kasiyahan. Ganito. Ganun lang kasimple yun, guys. Kahit sino naman sa atin, kahit ako, mahirap minom, mahirap malasing. Hindi naman gusto yan. Pinupoint ko dito, yung nandun na kayo sa inuman, hindi lang yung alak at pulutan ng inaano nyo dyan, yung samahan na nabubuo. Yun yun. Alam nyo guys, pinakamasama. Ito ha, ibabalik ko sa mga babae. Yung mga babae, yun ang pinakapangit tingnan talagang. Parang may naamoy ako hindi maganda. May kilala kasi akong mga ganun eh. Mga babae, nagwawalwal. Yung lalaki, naglalaba. Yung babae, nandun sa mga kaibigang babae, nagiinuman, nagsasayawan. Minsan, naglalive pa sa FB. Yung laswa tingnan, may kilala ako. Dumadayo pa sa kung saan lugar. Nag-i-enjoy. Pero yung asawa nila, naglalaba. So, yun ang maling-mali. Hindi dapat yun. Dapat ang gagawa nun, kami mga lalaki, kasi kami yung nagpo-provide. Kami yung nagpo-provide ng sa pamilya. So, pag may nag-iya sa aming kaibigan o dyan sa mga kapitbahay, hindi kayo dapat nagagalit sa amin, mga babae kayo, mga asawa kayo. Kasi hindi naman kami nagpapabaya sa aming tungkulin bilang isang padre di pamilya. Kayo,
magreklamo lang kayo kung wala kayong wala kaming naibibigay o nagpabaya kami sa inyo, hindi nagtatrabaho, puro inom lasing lang. Yun ang doon kayo dapat nagagalit. So maling-mali yung guys, yung mga ganun, lalo na sa mga kababayan. So baguhin niyo yung mindset niyo na yun. Kasi minsan lang, 6 na araw sa isang linggo nagtatrabaho. Pagdating ng linggo, may nagyaya sa amin. Sana, payagan nyo ng bukal sa loob nyo, hindi yung papayagan nyo, malakas mo sa maloob, tapos kung ano-ano, mga ano, yun, maling-mali yun. So, kaya ako, galit na galit ako sa mga asawang ganun, mga masusungit, inuman lang, tapos papaya ka pa sa inuman. Kaya yung asawa ko, takot sa akin yan, pag ginusto ko, wala nang nagagawa yun. Tapos yun, wala nang nagagawa sa akin yun. Ang sabi mo? Ay, wala mahal, wala. Ano, naririnig ko? Ate, masaya ko, maganda niya. Hindi, wow.